Ayan, narinig na po ba na meron na tayong recording? So, good morning everyone. Today is Sabado. Ayan, Saturday, the 13th of August na. Diyos ko, ang bilis ng araw. After tomorrow, bonus day na naman. O, sino magkakabonus? Taas ang paa. Siyempre, lahat ng naka-PMA last month, today, magkakaroon na ng bonus ngayon. Basta ganun, diretso, after 2 months, meron ka na. Pero kapag may PMA ka ngayon, and then next month, wala na naman yon, ha? Kaya kailangan ang PMA natin is consistent po. So, ayan, ibinibigay ko na yung floor sa ating host for today's presentation. It's your turn. Sir Jess. Yan. Coach, sir. Okay. Ronnel po, Ronnel. Ay, Ronnel. Sorry. Up Ronnel. Yes, Baldoser. Ano nga ba yung kanina? Bernaldez. Bernal. Ito si Coach Steve. Ito si Coach. Ano ba? Bakit ang tao? Ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit kayo tumawa? Eh, yun ang alam ko, 'di ba? Ang tawa ni Coach Imelda, Coach Tessie. Oh, 'di ba? Ang tawa ni Coach sa MJ Bulldoze. Ginawa mo na bulldozer. Ang guwapo-guwapo. So, guwapo ng tao, ginawa mo bulldozer. Si Up, Rodel, ay Ronel, asan na ba yon? Ronel, asan na ba yon? Nako. Oh. Wala na, hindi ko na tuloy makita. Ronel, ano nga ba yon, Coach Delma? Bernaldez po, Coach. Ah, Bernaldez. Hala, wala dito. Bernaldez. Okay, handali lang nga, isulat ko bago ko makalimutan. Ronnel Bernaldez. Okay, so ready na po. It's your turn, Coach Ronnel Bernaldez ng Pilipinas, a core leader ng Pilipinas. Palakpakan po natin siya. Yes, good morning po sa ating lahat. Thank you so much po kay upline Janet. Thank you so much po upline. So, akala good ko morning, sasabihin good morning din po sa akin sa ating lahat, mga sige lang. So yes, good morning po sa ating lahat, especially sa ating mga upline, local and international. So, good morning sa ating online entrepreneurship training program OFW Go Home Plan. So, medyo nabubulol po ako. Ayan. So, bago po mag-start ang aking syempre magpapakilala po muna ako. Baka, syempre hindi pa naman po ako kilala ng karamihan. So ako po si upline Ronnel Bernaldez. Ang background ko po, dati po akong security guard. Na ngayon po, for good po ako nandito sa Pilipinas. So, ayan, thank you so much. Siyempre, kung magpapakilala ako, siyempre ipapakilala ko po yung aking upline, ang aking upline Delma Constantino. So excited na po ba ang lahat? Yes. Maganda po yes. habang magta-topic pa lang siya, magi-start pa lang siyang mag-topic. Maganda po magte-take note po tayo kasi baka dito sa topic ng ating speaker, ito na lang po yung kulang para mag-grow po yung ating network. Kasi iba-iba tayo ng skills.
So, may skills ako na hindi nyo rin alam. May skills din kayong hindi ko alam. So, yan. So, ipapakilala ko na po ang ating mag... opening prayer pa, coach. Opo. Mag... ipapakilala ko na po muna pala ang ating opening prayer. Bigyan po natin siya ng milyong-milyong palakpak. I-welcome natin ng bonggang-bongga si Upline Emelda Andaya from Bahrain. Hello, good morning. Mga Parkers, stand po tayo. Dear Lord, bless this day. We thank you for this new day and new learnings. We thank you in the advance. Start and finish each day with an attitude and of gratitude with your hope, joy, peace, success, and love in our hearts. We ask these things in Jesus' name. Amen. 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 House rules. Okay, good morning po sa ating lahat. House rules number one, risk. Number two, mute your audio while the speaker is presenting English. Back to host na po. Okay, thank you so much. Okay. May maingay. Ella Facon. So ngayon po magpo-proceed na po tayo para sa ating speaker. Excited na po ang lahat. Pa-type naman po ng excited para mas lalong ganahan ang ating speaker. Dahil itong tao na to, isa na po ito sa pinapayaman ng empowered consumerism. Napakalaki na ng grupo nito, local and international. Bigyan natin ng milyong-milyong palakpak para sa aking butihing upline. Upline, Delma Constantino. Yes, grabe. Grabe sa introduction. good morning and thank you. Coach Ronnel Bernaldez sa napakagandang introduction. Yan. Thank you din po kay Coach Janet na walang sawang tumutulong at na nag-guide para kami ay turuan isa-isa sa bawat takbo ng aming network, lalo na sa aming mga DTs. So napakabuti po ng puso niyo, Coach Janet. Bubos po kami nagpapasalamat kasi nakilala po kita dahil din dito sa mga training na to at sa pag-join ko sa mga international training. So, ayan. Magpapakilala po muna ako sa hindi pa po nakakakilala sa akin at hindi pa po nakakakita sa akin. So, yun. Ako po si Coach Delma Constantino from Philippines. Background ko po, dati po akong empleyado. Empleyado po ako before sa isang company, electronic company. So, ilang taon po ako nagtrabaho? Almost 20 years po. So, sino po sa inyo yung may mga ganong backgrounds na almost 20 years sa kanilang pagtatrabaho? Pangarap nyo bang maging kagaya ko na 20 years nagtrabaho? Siguro wala namang nangarap ng ganon. Yun, paano po ba ako na-invite sa ganitong business? So,
ikwento ko lang po ng mabilisan lang. Na-invite lang din naman po ako dito ng aking katrabaho na si, ipakilala ko na yung pangalan niya, si Upline Marie. Siya po yung naging sponsor ko dito. Pero after po, nung napajoin niya ako dito sa business na to, iniwan niya na po ako. So yun yung sinasabi ko kanina, na kung kayo, iniwan kayo ng Upline niyo, mas pagsikapan niyo po na gawin yung negosyo. And mas ipakita nyo po doon sa taong nag-invite sa inyo na kaya nyong gawin yung business. Tama po ba? Yun ginawa ko. Kaya, yun, siguro blessing in disguise. Binigyan talaga ako ng grupo dito sa Pilipinas. Almost, mga kabataan po yung mga naging leaders ko. So, yan. Kaya, gigil sila na kumita talaga. Gigil na gigil sila na gawin yung business. So, ayan po. So, yun po yung background ko. Ayan. And then, excited na po ba kayo sa ating topic ngayong gabi about essentials in networking? Pakitype yes, naman po. Ng type 13. Excited na excited. Ayan. So, welcome sa five essentials. Yes po. In networking. Yes, coach. Yeah, thank you, coach. Ibaba Janet. Nyo kaya ng konti so, yung ulo nyo po. Coach Delma, ibaba nyo ng konti yung ulo nyo. Yan. Sige okay, po, yan. Yan. Okay, sige po. Yan, okay na po. Yes po. Ayan. Yan. Salamat po sa mga nag-type. Man, excited na. So excited na rin po akong mag-share para po may ma-share po ako kung ano po yung ginawa ko sa network ko. So mag-share lang po ako ng screen ng aking slide. Okay, sandali lang po ah. Tapusin ko lang iyan. Yan. So ayan po ang ating speaker ngayon, si Coach Delma, and ang ating host, si Coach Ronnel Bernaldez. Ayan, nakuha ko din. So palakpakan naman po natin sila. At ready na daw ang ating speaker. So i-stop ko na ang ating share screen. And the floor is yours, Coach Delma. Thank you, Coach. Yan. So, start na po ako, coach, mag-share ng aking presentation. Yan. Yan po ang topic natin ngayon. Ay, wait po. Ma-open yung screen ko. Ay, yung camera ko. Yan, habang nagpre-prepare ang ating speaker, acknowledge natin ang ating welcome natin.
ang ating mga core leaders ng iba't ibang sulok ng mundo. Welcome everyone. So may mga bago tayong kasama like si Ma'am Rose, nandito nakita ko kanina. Pakuha po yung real name and bansa po. Ready na ba, Coach Delma? Pa-PM lang kapag ano. Sige lang. Open yung call ko. Okay, Coach Jai. Opo, opo. Ano nangyari? Pasensya na po. May technical issue. Hindi daw ma-open yung camera kasi hindi po ino-open. Coach, click mo yung stop video, Coach, para malabas yung picture mo. Ayaw talaga. Itaas mo yung screen kailangan. Pababa, pataas. Makita mo yan. Yun. Pataas. Teka lang. Sapa. Nawala siya. Ayan. Okay na po. Ay, na. Ay, pinagpawisan ako. sige, relax, okay lang. Relax, okay relax na lang. Okay, so ready na po. Yes, Coach. Yes, Coach, ready na po. Sige ayan po. So, mag-start na po ako na mag-share ng aking slide about five essential and networking. So, ayan po yung magiging topic ko ngayong gabi. Ang ating five essential of networking or five pillars of network marketing. So, ano ba yung una? Prospecting, inviting, presenting, closing, follow-up. So, sa inviting, sa prospecting, rather, so sa prospecting, ano po ba yung mga dapat gawin? So, ito po yung unang-una kong isi-share, yung pagpo-prospect ng mga pag-joinin natin sa ating business. So, una, kung onliner ka, so dapat gawa ka ng Facebook mo na bago. Kung meron ka ngayong Facebook, huwag mo siyang gamitin sa pag-prospecting online. So, gawa ka ng bagong Facebook mo, dapat wala ka dong i-add na crossline, walang upline, walang best friends, wala din kapitbahay o neighbors, wala din ang family mo doon. Dapat ikaw lang. Anong purpose? Bakit ikaw lang? Kasi ang purpose mo doon, sa bagong mong Facebook, ilalagay mo lahat ng mga positive mga photos doon. Ano ba yon? Kunyari, may picture ka na nasa likodan mo isang sasakyan. So positive yon, yung ganong pagpo-post. Pero yon, hindi mo siya aangkin na sa'yo. Parang ang ilalagay mo sa caption mo is ganito. Ito yung future magiging sasakyan ko. So yon. Isa yon sa isang nag-a-attract na may mag-like doon sa pinopost mo. Pangalawa, mag-post ka ng nag-receive ka ng pera galing sa Palawan or galing sa bank account na isinend sa iyo nung prospect mo, nung napasali mo. Pangatlo, dapat mag-post ka rin ng nagpapadala ka ng package through LBC or DHL doon sa taong nag-join sa iyo. So yun po yung mga positive na mga magla-like po yung mga mo doon sa bagong Facebook mo. Yun po yung ilan sa mga tips. Ito po, yung next na nating slide, ito naman po yung pwedeng nyong ilagay sa timeline nyo, pero huwag po everyday. Kasi si Facebook po ngayon is mahigpit pagdating sa pagpo-posting ng pera. So, ang posting mo lang po dyan is twice a week. So, mas maganda kung ang ipopost mo ay page. Tapos yung daily activity mo na ginagawa mo, meeting by your group, zooming
Zoom on attend Zoom training, yun pwede din po yung i-post yung mga ginagawa natin dito sa timeline mo. And then ito po yung isang maganda, yung mag-join ka sa mga group page o tawag dito mga group ng mga OFW. So yun yung mga single niyan. Ito kasi yung meron akong naka-add ako dito, kaya ito yung ipinost ko, pinakita ko sa inyo. So yeah, pwede po tayong manguha ng prospect diyan, paano ba yun? So, 'di ba pag binuksan niyo yan, scroll down ka. Tapos maghahanap ka doon ng mapo-prospect mo. And then pag may nakita ka doon, i-click mo yung picture niya, then lalabas yung pangalan niya. I-click mo yung pangalan niya and then pasukin mo yung Facebook niya. I-check mo muna kung ano yung Facebook niya, kung legit ba yun o hindi. Kasi malalaman mo naman pag yung Facebook niya ay legit o hindi. Kasi pag legit, marami ang pinopost. Tapos may mga lugar din yung mga pinopost. Pero pag hindi po legit, mukha lang nung nasa profile ang nakikita mo. Tapos parang paulit-ulit lang. So ano po yan, maduda ka na, huwag mo siyang i-add. So dapat mag-add ka doon talaga sa alam mong ramdam mong ano, legit na. Yun yung real niya, yun yung totoong pagkatao niya. So yun po. Pagka-add po nyo sa kanya, pag nag-response po, doon nyo na po siya kausapin. So ano po ba yung dapat gawin? So, unang-una, makikipagkaibigan ka muna. Ipo-form mo muna yung taong kinakausap mo. So syempre, unang-una dyan, kukumustahin mo muna siya. Kumusta ka? Yung family mo? Saan ka ngayon? Saan ka ngayon nagtatrabaho? Siyempre, magre-respond siya. Kunyari, nasa Kuwait siya. So, tapos ikaw naman, nasa Bahrain. So, magkakaroon ka agad kayo ng connection kasi parehas po kayong nasa abroad. So, yun po yung maganda. Tapos, pag tuloy-tuloy na po yung conversation yun, nalaman mo na kung ano yung mga hilig niya, kung ano yung mga gusto niya. Tapos, siyempre, malalaman mo din through kwentuhan o through chatting na nalalaman mo na siya pala ay gusto ring magkaroon ng business pero hindi niya alam kung paano siya magkakaroon ng business. So, doon mo muna po pwedeng ipasok yung susunod na programa natin. So, ayan po yung mga na-ads ko na sa aking Facebook. Yan, yung mga taong yan. Tapos yung mga group na nakita nyo po dyan, medyo maliliit lang po kasi in-screenshot lang po yan. Yan po yung mga ilang sa mga groups na pinapasukan ko para makapag-prospect po ako. So, ayan. Yan, lagi pong ang network, ang ano ko ngayon is OFW. So, sila na po yung network ko ngayon. Kung dati po, sa international ako nag-focus, ngayon naman po, back to Filipino OFW naman po yung aking mga pinoprospect. So next slide. So yun. Natapos na po natin silang makausap, malaman natin kung ano yung gusto nila, kung ano yung hilig nila. Tapos nalaman na din natin na gusto rin pala nilang magkaroon ng business. So ipapasok na po natin sila dito sa inviting. So i-invite na natin sila dito sa ginagawa nating negosyo. So ayan, through chatting, ipapaliwanag muna sa kanya yung profile ng company natin. Yan, iisa-isahin mo yan sa kanya ngayon. Kung ano yung ginagawa mong business. Siyempre, ipapakita mo yung profile ng company, yung pangalan ng kumpanya, ano yung mission at vision ng company. So yan, dapat po yan ma-share po sa kanya kasi ang Pilipino, kailangan mo talagang makuha yung loob niya, maibigay sa kanya kung ano yung pangangailangan niya na malaman niya, kung ano yung kumpanyang papasukin niya. So dapat po yun napapaliwanag ng mas maayos sa kanya. So ayan. So, sa inviting po, pwede pong marami tayong makachat. So kagaya ko po, marami po ako nakakachat. Pag upo ko dito sa table na to, so hindi lang po tatlo, hindi apat, hindi lang lima yung nakaka-chat po sa Facebook marketing.
Next slide. So pwede rin pong ano, maganda po kung inviting through call. So bakit mas maganda yung ganon, yung kakausapin mo siya through video call? Kasi nagkakaroon po kayo ng connection. Kahit nasa kabilang screen siya, nasa kabilang screen ka, nagkakaroon po kayo ng eye contact. So nakakausap mo siya, nakukuha mo yung loob niya na mag-join siya dito sa business natin. So yun po yung maganda pag naka-video call. Tapos ask ka sa kanya na pwede ba kitang mapicturan, screenshot tayo para ano, para ma-share kita sa mga grupo ko, para yun, mas maraming makatulong sa'yo kung paano gagawin ito. Unti mo nang nakukuha yung commitment ng tao yun, pagka nag-video call po kayo. And then, ito pa po yung isang maganda sa ginagawa ko ngayon. Itong online platform, automation po ito. So, ang maganda po sa automation, ito po ay website na ipipost ko lang sa page ko. And then, syempre, dito sa ganitong klaseng platforms, is maglalabas pa din po dito ng amount na hindi naman po kalakihan. So, mga 200 pesos to 500 pesos po per month. So, ano po ba? Mabigat na po ba sa ating bulsa yung ganong kalaking halaga? Siguro naman po ay hindi. Kung ang ibalik po sa yung prospect na pakausapin mo everyday ay 10, 20, 30, 40. So, hindi na po masama yon. Kasi mismong si Facebook na po ang maghahanap ng mga prospect pick mo para mag-join sa business mo. So, ang maganda po dito sa automation is magpo-post ka lang ng isang videos. So, gaya ng OFW. OFW, ito. Pakita ko lang sa inyo. So, hindi ko na ito pinlay para lang makita nyo yung buong kwento kasi mahaba tong videos na to. In-screenshot ko lang to para makita nyo siya. And then, mahanap nyo din siya, yung taong ito, kung ano yung ginawa niya dati. So, isa po yan sa mga leader ni Joseph Lim na OFW na nag-for good na po dito sa Pilipinas. Siya po yung pinost ko na marami po talagang nag-add sa akin at marami pong nag-inquire sa akin na tuloy-tuloy po hanggang ngayon yung isang cellphone ko. Sa totoo lang, ay hindi ko pa lahat nakakausap yung mga nandoon na nag-i-inquire. So, yun po yung maganda dito. Massive prospecting po ang ibibigay po sa'yo pag ginawa mo tong automation na to. So, ito lang naman po ay isinishare ko sa inyo para po magkaroon po kayo ng idea na kung ako is ginawa ko to, syempre mas kaya nyo po itong gawin. Tama? So, next topic po natin is, after po na ma-invite, so, papasok na po tayo sa presentation. So, kung kanina, medyo natatakil ko na yung presentation kasi through chatting, binibigay niya na yung about sa company. Dito po, sa presentation, ito na po yung buo talaga na maibibigay mo sa kanya. So, meron din po ako ibibigay sa inyong tips kung gusto niyo din po ng one-on-one presentation o yung offline presentation. Kunyari po, ganito. May na-invite po kayo, kasamahan nyo din dyan sa lugar, sa bansang pinagtatrabaho niya, kunyari sa Kuwait, sa Bahrain, sa Qatar, sa Jordan, sa Saudi, yan. May mga kasamahan din po kayo na na-invite nyo din. Paano ba yung pag-i-invite sa kapwa Pilipino? Paano ba sila i-approach kung sakali man? Kung ikaw ay isang mahihiyain, so kailangan kapalan mo yung mukha mo kasi bakit? Kailangan mo talagang gawin to para lumaki yung network mo. So, paano ba yung simpleng pag-a-approach? Kunyari, ganito. Kabayan, Pilipino ka rin ba? So, alam mo naman yung itsura ng Pilipino, di ba? Alam mo naman yan pag nasa ibang bansa ka. So, pag sinabi niyang oo, so yun, dun mo na siya umpisahang kausapin. Unti-unti lang. Anong trabaho mo dito? Ganyan. So, ilang taong ka na dito nagtatrabaho? Saan ka nagtatrabaho? Yan. Kailang alamin mo yung kanyang tawag dito, yung kanyang trabaho, and then yung susunod na doon, yung family niya. So,
papasok pa din tayo sa form na tinatawag. Yung family, occupation, recreation, and ano bang tawag dun sa... Basta yun, papasok tayo dun sa form na yan. Kailangan talaga na makuha mo yung loob niya. Kasi bakit? Maganda po yung iyong layunin para sa kanya. Maganda po yung intention mo para sa kanya. Kasi bakit? Malay mo yung taong yan. Yan na pala yung magpapasabog ng grupo mo. Siya na pala yung magiging agila ng grupo mo. Siya na pala yung magiging gigil para trabahuin yung network. So, wag po tayong, sa totoo lang, wag po tayong mahiyang mag-approach kahit nasaan. Kahit nasa sakyan, kahit nag-iintay ng sasakyan or something, nasa mall, ganyan. Kasi ako po, ganyan po talaga ginagawa ko. Pag may nakipagkwentuhan na sa akin, may nagtanong sa akin, yan. Kasi minsan, ano din yung pag meron kang kaharap na tao, is yung maliwalas yung mukha mo, palangiti ka. So, ibig sabihin nun, approachable ka sa kanila. So, nagkakaroon agad sila ng connection sa'yo, gumagaan agad yung loob nila sa'yo para makipag-connect siya sa'yo. So, paano ba yung tinatawag na one-on-one presentation? Siyempre, pag dumating na kayo dun sa point na nagka-interest na siya doon sa business na pinag-uusapan nyo, napakita mo sa kanya kung ano yung meron dito sa business natin. So, unti-untiin mo na siyang presentan about company, about sa products, about sa marketing plan. Mas lalo mo siyang bigyan ng diin sa marketing plan. Bakit? Kasi sa marketing plan po, doon po natin siya dapat maging tutok yung attention niya para po talagang siya mag-join sa'yo. So, ibig sabihin, pagkitaan ng pera, tapos, di ba, OFW, hindi naman lahat dyan malalaki ang sahod. Tama po ba? So, pag OFW po, nagka-interest yan, nag-positive yan, nakuha mo yung loob niya, so mag-join ba o mag-join? Yun po yung maganda. Kailangan mo pa-join mo siya kasi bakit mo siya pag-aaksayan ng oras at panahon mo kung hindi mo siya mapapa-join sa network mo. Tama? So, next slide po. So, pwede rin po nun tayong, kung hindi ka po pinalalabas ng amo mo, nasa bahay ka lang, at may time ka naman pong gawin ng business mo, pwede din po ang online presentation. So, sa Messenger po, pwede po yan. Mag-share screen po, tapos manunood po kayo parehas ng presentation. From product presentation, company presentation, yung pagpapakilala sa company, tapos yung product presentation. And then, ano ba yung ibibigay mo sa kanyang negosyo? Na branch, yung bang EC o yung bang OBI. So, mamimili ka. And then, kailangan tanungin mo din yung prospect mo, mapaliwanag mo sa kanya, kung ano yung kahalagahan ng insurance at ano din yung kahalagahan ng product. Nakuha po? So, ngayon, pag nag-interest siya ay doon sa OBI na presentation, so yun po yung ibigay mo sa kanya and manood po kayo parehas. After pong mapanood ang presentation, tanungin mo po siya kung nagustuhan niya ba yung negosyo. So, kailangan po sa online presentation is makuha mo rin po yung loob niya at saka yung commitment niya na mapajoin mo siya. So, dun po tayo pumapasok na sa closing. Dapat maklose mo siya. So, ano ba yung paraan para siya ay maklose mo? So, kailangan iparealize mo sa kanya na pag ginawa mo itong negosyong ito, 1 to 2 years na nandito ka sa abroad, pagbalik mo ng Pilipinas, sigurado na magkakaroon ka ng cheque. Once na ginawa mo ito ng seryoso at sinunod mo lahat ng pinapayo ko sa'yo. So, dun pa lang, makuklose mo na siya. So, pag naklose mo na siya, kailangan mo makuha yung kanyang personal information, pangalan niya, yung address niya dito sa Pilipinas, telephone number niya,
yung birthday niya, yung email address niya, bakit po mo siya kailangan kunin? Kasi para may record ka na po sa kanya once na magbigay na po siya ng pang-purchase ng package. So hindi ka na po mag-aas sa kanya ng mga personal information niya. And then may records ka na po kaagad-agad. At saka isa pa doon is mare-remind mo po siya. Mapapollow up mo siya through Messenger. And kung gamit niya po yung phone number na binigay sa iyo, pwede mo din po siyang matawagan doon para ipaalala sa kanya yung napag-usapan nyo na. So, next slide po. Ayan, ito po yung isa sa ginagawa naming sistema pag natapos na po siyang ma-close. So, kung meron po kayong kakilala na madaling tawagan, kunyari ako, madali akong makausap para i-advise or i-ABC role ko yung prospect mo, yan, pwede po yun. Through call ng Messenger or pwede rin mag-Zoom kasi saglit lang naman pwede mo na kagad yang maipa-close sa akin yung prospect mo. Tapos pag yan po is nag-commit na talaga sa iyo. So sorry. Sunod na ibibigay mo po sa kanya yung ating training. So dapat mabigyan mo po siya ng kasi 'di ba na-presentan mo na siya na echo mo na siya. So dapat ang susunod doon ay yung neko na. Kasi nag-commit na siya sa iyo na magjo-join, tama? So dapat maibigay mo na sa kanya itong new empowered consumerism orientation. Kasi doon po papasok kasi yung mga doubt, yung mga duda sa ibinibigay mo sa kanya kasi ang tao pag iyan ay hindi mo na nakakausap mga 1 to 2 days, nawawala na po sa isip niya yung napag-usapan mo. Tapos pag nagtanong pa yan sa mga kaibang kaibigan niya, sa ibang kakilala niya about dun sa business na ipinresent mo sa kanya, po pwedeng ma-negative pa po yan. So kaya bakit kailangan mo siyang bigyan ng new empowered consumerism orientation para pumatanim sa utak niya na pag ginawa mo tong business na to, talagang meron ka palang pagdadaanan na ganon na sitwasyon. So, pag naintindihan po niya yan, kahit may mag-negative pa po sa kanya, hindi na po yan magpapanegative. Kasi ang matatanim po sa isip niya at sa loob niya is gawin din yung negosyo at mag-join talaga siya sa'yo. So, next topic po natin, yung pagpa-follow up. Since nakuha mo na yung commitment niya, tapos hindi pa rin siya nagbibigay ng pang-purchase sa'yo ng package. So, kailangan mo siyang i-follow up. Ipaalala mo sa kanya. So, sa pagpa-follow up, meron din po tayong tinatawag diyang, meron din po yung proseso. Hindi pag tinawagan mo, partner, coach, friend, kailan mo ba ipapadala yung perang pang-purchase mo ng package mo o pang-purchase ng insurance mo. So, hindi po ganon. Dapat, muna siya. Batino muna siya ng good morning, kamusta ka. So, parang namumrospect ka pa ulit. Parang doon ka pa rin ulit sa prospecting papasok. Kasi, wag mo agad siyang papasukan ng malay mo. Kaya pala hindi siya nakapagpadala ka agad-agad is, meron palang emergency sa family niya. So, mas inuna niya yung emergency sa family niya bago yung pag-purchase niya ng product or nung ating insurance. So dapat tanungin mo muna siya, yung side niya. Friend, kailan ba yung plano mo ngang magpapadala ka? So ganun. Huwag yung dogmatic na sasabi mo sa kanya, di ba ngayon magpapadala ka na, bakit wala pa? So huwag pong ganun. Kasi parang ang nararamdaman po niya dun is pinipirahan mo lang siya. So dapat lambing pa rin, lalambingin mo pa rin siya para siya talaga yung magsasabi na sa'yo na, ay, ipapadala ko na lang po yung pera ko sa'yo sa ganong date. O, kunyari, ngayon, 13, o ipapadala ko na lang po yung pang-join ko sa 15. O, so, siya na yung nagsabi ng date. So, ayan, pag sinabi niya na yung date na yan, so, dun abangan mo yung 15. Tapos, i-message mo siya pag wala pa. So, marami po kasi di sa mga napapa-join din namin sa
Facebook marketing is sila na po talaga yung nagpapadala ng pera. Kasi meron pa rin po kaming isang ginagawa sa Facebook marketing. Yung ipinapasok po namin sila sa isang group page. Na sa group page po na yon, nati-training din po sila. May mga training, video trainings po kami pinopost doon. Tapos nandun po sila lahat. Task po nila yon para panoorin nila yon. And then sa last na topic po nun is, yung magpapadala na sila ng resibo ng kanilang ipinadalang pera. So yan. In the future, isi-share ko din po sa inyo kung paano po ginagawa yan. And then daily routine po natin, kung may trabaho ka po, OFW ka, full-time ka, so daily routine po natin. Siyempre pagising mo ng umaga, unahin mo muna yung trabaho mo doon sa amo mo. After ng trabaho mo, saka mo harapin itong negosyo mo. So unang-una gawin mo, check mo muna kung ano yung mga nasa messenger mo, ano yung mga updates sa wall mo, sa notification mo, tingnan mo kung sino yung mga nagla-like doon, sino yung madalas nagla-like din doon sa my day mo. Yun, mga prospect mo na po, isa-isahin mo na po silang kunin. Ilista sa isang notebook. Yan, dapat may listahan kayo. So meron po ako dito, tatlong notebook, nandito lang sa likuran ko, hindi ko siya nahanda dito. So yung pong notebook kong isa, sulatan ko po pag may training tayo. Yung isa kong notebook, sinusulatan ko po yun ng mga pangalan ng mga prospect ko. Tapos nilalagay ko po doon kung nasa ang status na sila. Kung kunyari na-presentan ko pa lang sila, kunyari na-message ko pa lang sila sa Facebook, hindi pa, sa Messenger, hindi pa sila nagre-response, na-message ko lang sila sa WhatsApp, hindi pa rin nagre-response, nakalagay doon po ang mga status nila sa notebook ko. So, ganun po yung ginagawa ko. Tapos, after po noon is mag-post ka ng mga ginawa mong mga activity. Kunyari, training. So, meeting. Tapos, yung mga binibigay sa atin ni Coach Janet na mga certificate, yun maganda rin pong ilagay mo din sa timeline mo or sa my day mo kasi marami din po siyang magla-like. So, yun po. Tapos, ano pa ba? Mga positive quotes. Tapos, mga quotes about sa faith natin, kay Lord. Yan. Marami din po doon ng mga nagla-like kasi natry ko din po siya na gawin. So, pag may mga nagla-like po, kinakausap po sila, kinukuha ko na po yung mga pangalan nila. So, ganun lang po yung ginagawa ko. So, marami po. Sa online marketing, sa Facebook marketing, marami ka pong mapoprospect talaga. Nasa sayo na lang po kung hindi mo talaga sila ipoprospect. Nasa sayo na lang po kung hindi mo sila i-add. And then, ikaw na rin po ang bahalang mag-sala or ipapanel mo sila kung yung bang pinrospect mo, interesado sa business mo or interesado lang siya sa'yo. So, may mga ganun po kasi na mga tao. Interesado siya sa'yo kasi kagaya ko. Nakalagay kasi sa status ko, widow ako. So kaya ang dami nag-a-add, puro lalaki, pero isa lang ang gusto. Gusto lang nila akong maging asawa, ay ayaw ko ng ganun. So ginagawa ko, pag ayaw nila dun sa business na ino-offer ko sa kanila, binablock ko na sila. Kasi minsan, may nagagalit pa sa akin. So share ko lang to sa inyo, kasi ito talaga nangyayari sa akin. May nagagalit sa akin, mayabang daw ako, ang dami ko daw sinabi. So yun. Yan, my experience nyo po yan pagka talagang nag-massive po kayo ng prospecting sa Facebook. My experience nyo po, yung na-experience ko is my experience nyo po at alam ko na meron nang nakaka-experience po ng ganyan. So yan po yung mga daily routine na ginagawa ko. Tapos, eto pa po maganda. Focus ka lang po sa isang market. Kung OFW, OFW ka muna. Kung international, international ka po muna. Kung local, sa local ka po muna. Ako kasi noon, nag-focus ako sa mga kabataan. Mula 18 years old to 30 years old. Doon talaga yun. Nag-focus ako sa kanila. Kaya pag ganun, sobrang gigil. Kasi wala silang, alam niyo yun, wala silang commitment sa bahay. Kasi nga, single.
So, pwede silang magpaalam sa parents nila na sila ay lilipat ay mag antog doon magbo-board. Yan. So, yun pala, hindi sa boarding house pupunta, kundi sa business hub. So, yun po. Kaya po talagang lumaki yung grupo ko dito sa Pilipinas. Ganyan po talaga yung nangyari sa akin. Isang market lang po muna. Ito po, ma-share ko lang po ito sa inyo. Mabilisan lang po ito. Ito yung 5 principles to success. So, senior lang din po ito nung nag-mentor sa akin before nung pinalaki ko yung grupo ko dito sa Pilipinas. And then, may sarili-sarili na din po kami kasing mga group na tinututukan. Yan. So, pagdating sa negosyo at negosyo ang pinag-uusapan, drop everything. Bakit mo kailangan gawin tong business na to? So, bakit mo kailangan i-drop lahat ng hindi connection sa negosyo mo? Kung gusto mong lumaki talaga ang business mo, kailangan mong mag-commit na lahat ng mga commitment mo na hindi talaga regarding sa business mo, kailangan mo muna siyang iisang tabi at unahin yung negosyo mo. So, pangalawa, manage your emotion. Diba na nakaka-experience kayo? Kunyari, kaibigan nyo, ini-invite nyo, hindi sumali. Sasama ang loob, tama? So, dapat dyan pa lang po mamanage nyo na yung emotion nyo. Baka hindi pa yun yung time para mag-join siya sa'yo. Baka hindi pa yun yung time na ma-open mind siya sa ganitong business. So, hayaan mo lang siya. So, dapat mamanage mo yun. Ano pa ba yung mga ilang halimbawa sa emotion? Kunyari, family mo, nine-negative ka. So, ikaw yung nakakita ng negosyong ito, ikaw yung nag-sacrifice na maglabas ng pera, mag-open ng account dito. Ikaw yung naghihirap para mag-training, mag-invite. So, bakit ka makikinig sa sinasabi nila na mag-stop ka na sa business mo? So, dapat hindi. Ituloy mo lang. Maraming paraan para ituloy. Maraming paraan para ma-manage mo yung emotion mo about sa family mo. Kasi ako ganyan talaga din ang nangyari sa akin. Maraming nag-negative sa akin bago pa sila naniwala. So yan, pangatlo, open communication. Paano ba yan? Kung kunyari, ikaw naka-experience ka ng na-experience ko na iniwan ka ng apply mo. So marami dyan na mga ka-business partner na willing kang tulungan. So isa po ako sa mga ganon na naki-join sa grupo ng mga leaders ni Joseph Lim sa Santa Rosa, Laguna. Dito po sa Laguna. Naki-join po ako sa kanila bakit nagkaroon ako ng malaking grupo. So inaral ko yung sistema nila, paano magpa-join, inaral ko yun lahat. Yung training nila offline, yung pag-presentation nila sa business hub nila, inaatinan ko po yan everyday. Kahit abutin ako ng alas 12 ng gabi, alas 2 ng madaling araw, basta ang sa akin, nagawa ko yung negosyo ko, nag-training ako, nakapagpa-join ako. Kasi unang-una ang iniisip ko is, nabuksan ko yung pangarap ng isang tao para makuha niya dito, nagawin itong negosyong ito at makuha niya din yung pangarap niya na matagal na niyang hindi nakukuha. Yung mga gusto niya. So, yun. Yun po talaga yung masarap dito sa business na to, na pag na-share mo dun sa taong pinapa-join mo yung, at nabuksan mo yung mga gusto niyang mangyari sa buhay niya once nagawin niya itong business na to. Yan. Yan po yung sinasabi na dapat maging open ka sa lahat. So hindi lang sa upline mo, hindi lang sa downline mo, hindi lang sa taong nagme-mentor sa iyo, dapat meron ka ring communication sa iba't ibang kasama mo sa empowered consumerism, sa iba't ibang business partner natin, kasi makakakuha ka at makakakuha ka ng skills at idea po sa kanila. So, wag ka lang pong mag-focus sa, hindi ko naman sinabing iwan nyo na itong ano natin, itong ating pagtuturo ni Coach Janet. Ang sa akin lang is,
yung makakuha ka ba ng idea sa ibang tao and then mapagsama-sama mo siya. So napakaganda po nun kasi pag na ipagsama-sama mo yung mga idea ng iba't ibang grupo, nakuha mo yung magagandang ginagawa nila. So ang mangyayari po sa iyo ay napakalupit mo na. So yan, ito po yung dapat nating pinapractice. Kung 9 o'clock po ang start ng ating presentation, dapat ahead of time ay nakapasok na po tayo sa Zoom. Para eksaktong 9 o'clock nakakapag-start po si Coach Janet nakakapag-start na po si Coach Janet na mag-record and then tayo din pong lahat ay hindi naaabala sa paghihintay po sa iba. So dapat ito po yung ma-practice natin. Kaya gusto ko din po itong i-share sa inyo, itong 5 essentials na to. Kasi ito po ay talagang pinapractice namin noon pa. So hindi naman nyo po yan agad-agad ma-perfect. So kailangan lang unti-unti na ma-adjust, mag-a-adjust ka talaga. So ganun po. So panglima po, walk the talk. So kung ano yung sinabi mo, gawin mo. Kunyari, nag-purchase ng OBI yung leader mo. Ang pinadala niya is 16,500. So sobra yon kung dito sa Pilipinas mo bibilhin. So dapat yung sukli nun, maibalik mo sa kanya ng buo. Tama? Kasi bakit? Dapat sa konting barya, sa konting halaga lang, hindi ka masira sa mga leader mo. Kasi 25 centimos man yan, piso man yan, once na masira ka sa mga leader mo, iba na po ang magiging thinking yan sa'yo. So sa ganitong business, alam ko marami kayong alam na may mga ganun po na ibinubulsa yung sukli. So dapat po yan itabi mo. Maglaan ka ng sobre kung OFW po yan, 5 piso. Siyempre, alangan namang isend mo pa sa kanya pabalik. Huwag mo na pong isend. Ilagay mo lang po sa isang sobre kasama yung account niya, kasama yung kung yung maliit na gano'n na papel na nandoon yung nakalagay yung sa OBI account niya, tsaka yung PIN number, yung secret code nandoon. Ilagay mo po yan sa isang sobre kasama yung pera niya na sobra. Tapos ilagay mo yung pangalan niya, yung name niya. Tapos, syempre, tanungin mo siya kung kailan siya magbabalik Pilipinas para na ipapile mo siya doon sa sobre. So, dapat may compilation ka para sa mga ganun. So, doon pa lang, pag yun, nagawa mo, na ipakita mo sa mga napasali mo na nagbabalik ka ng sukli kahit piso yan, mas malaking tiwala po ang ibibigay sa inyo ng tao. Tama? Yan, tapos na po sa aking presentation. Maraming salamat po sa pakikinig at hoping na marami po kayong natutunan sa aking pinresent, sa aking isinyer ngayong gabi. Sana po ay merong nakapag-sulat, meron akong naiwan na magandang presentation sa inyo, na magandang topic ngayong gabi. Sana meron po akong naturuan na paano gawin itong negosyong ito nang hindi ka nahihirapan. So yun, hindi ka masyadong nare-reject. Yan. Kasi sa totoo lang po, sa online marketing, napakarami pong rejection. Ay, sa offline marketing rather, hindi sa online. Sa offline marketing, napakarami po talaga ng rejection. So, pag yan po ang inyong pinili, ang offline, ang face-to-face. Yan. Yung face-to-face na approaching, napakarami po diyang rejection. Pero po, sa Facebook marketing, ito lang po masasabi ko sa inyo. Hindi po kayo masyadong masasaktan pag nireject po kayo nung pino-prospect nyo. Kasi bakit? Hindi naman pa kayo nag-meet personally, tama? So, ayun. Yun lang po yung talagang na-experience ko sa network ko. Kaya yun, kung ano po yung senior ko sa inyo, yan po talaga yung experience ko sa pag-network. So, yan po. Maraming salamat po and God bless you po. And
sana po ay ngayong buwan, hindi lang tatlo, hindi lang lima ang mapajoin nyo. I pray for that. Yan, back to host na po tayo para po sa ating question and answer. Yes, thank you so much po kay upline Delma Constantino. Ngayon po, ano po tayo ng ating Q&A. So dito po, pwede po kayo magtanong kung ano po yung gusto nyong itanong. Kung medyo nahihirapan kayo sa pagpapatakbo ng network, pwede nyo pong itanong dito sa ating chat box para babasahin ko at sasagutin po yan ni upline Delma. Okay? So, syempre, ang unang magtatanong, siya ang unang yayaman. Sige na po, magtanong na po kayo. Okay, good morning po, Coach Delma. Yes, may coach. Yung about po doon sa automation, yung 'di ba boosting po 'yon? Yes po, boosting po 'yon. Kasi na-try ko na kasi yan before. So tama po yung sinabi mo na kapag naka-boosting ka, unlimited talaga yung prospect mo. Tsaka syempre, 'di ba pag nagbo-boosting, kailangan nakabantay ka palagi kasi pag hindi ka nakamonitor niyan, may tendency na yung prospect mo, kuhanin siya ng iba. Tama? And then, ang nangyari kasi, actually, nakapag-pay-in ako dyan sa boosting. May mga bumili ng products, may pay-in ako at saka may bumili ng products dahil dyan sa boosting. Kaso, nagka-problema lang ako kasi yung hindi ko pa talaga gano'ng kabisado yung boosting. Di ba, pag halimbawa, mag-load ako ng 100 pesos, tapos yung ang pwedeng makatingin dyan sa pinupost mo is 500 people. Ang nangyari kasi, hindi ko na-control na, parang nag-continuous pa, tapos ang nangyari, parang nagka-utang ako. So may all-domal 1,000 pesos. So inisip ko, hindi ko siya binayaran kasi kung babayaran ko, baka mamaya sunod-sunod kasi parang na-continuous ko yung before ma, baka pag magbayad ako ng 1,000, paano pagpapasok na naman yung sunod? Kaya na-stop ako sa boosting ko. So paano ba yung dapat gawin? Baka may idea ka. Yes, coach. Sa pagbo-boosting po, may ano po yan, may time range po yon. So siguro hindi mo po siya na-set up. Kaya nagtuloy-tuloy po yung pagbabayad mo. So may setup po yun. So makikita mo po yun dun sa page mo kung paano siya sineset-up. And then ang maganda po dun, kung meron po talaga nagtuturo sa'yo kung paano siya isi-setup. Kasi ako dito sa automation ko, coach, meron po talaga nagtuturo sa akin paano siya isi-setup. And then siya din po yung nagko-control kung hanggang kailan lang tatakbo yung boosting ko. Kunyari, nakita niya, nasa 50 na yung nag-inquire. Yung mga nagtatanong. So, i-stop niya muna yung boasting. Ganun po yun. I-stop mo muna siya. At least, hindi nagtutuloy-tuloy. Kahit may budget ka na nakaload doon. Kunyari, ako, 500 yung budget ko. For 1 month po yun. So, ini-stop muna yun. So, kailangan maubos ko munang kausapin yung 50 na yan. Kung lahat yan ay legit na mag-join sa'yo. Kailangan makausap ko muna yan. Tapos, pag nakausap ko na, nakita nung nag-mentor sa akin na okay na, nakausap ko na lahat, saka ulit siya mag-i-start ng boosting. So, meron po mga setup yun. So, hindi lang po basta ginagawa yung pag-boosting. Dapat inaaral din po yan. Mayroon po tayo dyang training din. Hindi po basta-basta yon. Kung gusto mo po talagang matuto dito, aaralin mo po talaga siya. So, ganun po. Pero maganda po pag natutunan mo siya kahit mag-isa ka na lang po, kayang-kaya mo na.
Yun nga po eh. Naghahanap nga ako kung paano. Kasi kung magtatanong ako, hindi naman nila ako masasagot. Although, sa ano ko rin yung nakuha sa... Kasi sumasali rin ako dati yung kila Sir Chris, tinuturo nila yung boosting. Si Chris Pontanar. Ngayon, hindi talaga na-complete. Tapos nagka-problema lang ako one time. Tapos sabi ko, paano to? Pero totoo talaga, unlimited talaga yung mga prospect mo din. Sa product doon ako nakakuha na maraming kliyente na bumibili sa'yo. So yun lang. I hope na makamit ako ng... Ay, kumbaga meron akong... May tao akong makilala na... Talagang turuan ako paano yung boosting. Kasi ang hirap kasi pag hindi ko talaga alam lahat. Kaya lalo na ako, nahirapan ako. Kaya na-stop ako sa boosting ko. Pero ang sarap mag-boosting. Yes, tama po. Masarap po talaga mag-boosting. Ang kailangan mo na lang pong matutunan, coach, paano mo isi-set up yung boosting mo. So kung gusto mo po, meron po tayong ano, pwedeng mag-share sa atin kung paano ma-stop yung pag-ano mo. Yung kung hanggang saan range ka lang dapat magbo-boosting. Kunyari, 10 days, ano lang, hanggang dun lang muna. Pero yung budget mo, kunyari, 500. So, hanggang dun ka lang muna sa 10 days na yon. So, kasi sa loob ng 10 days na yun, marami na po talagang mag-inquire sa yun. So, yun. Okay. Yun lang po, Stel. Tanong mo. So, sino po yung next na magtatanong? Tanong ko lang, Coach Delma. Ano bang URL yung ginagamit mo for boosting? Coach, meron po kasi akong nakilala na gumagawa po talaga ng website. Pero ano din po sila, member din po silang Empowered Consumerism, Coach. So sila totoo po yan. Yung... Meron din, totoo yan, business.com lang. Dapat matutunan nyo lang. Inaral na... Ay, hindi kayo na... Sino yung mga naka-level 2 sa top class? Hindi ka nakasama doon, Coach Michelle? Top class 2. Level 2. Ah, kaya pala. Okay. Inaral din namin yan. Kasama namin ni... si Sir Elmo. Si Sir Elmo. Itinuro kami yan. So, tama yun. Maganda rin yung may boosting account. Kung 200 pesos lang yung budget mo, yun lang ang ilalagay mo doon. Pero may mga options. Ano ba yun? Sasabihin mo ba o like for example, message. Ayan. So si Facebook magme-message lang sa mga gusto mong makakausap. Tama? Ganon, kung gusto mo lang na ang Facebook ay bibigyan ka ng kakausapin. Meron naman ibang option na kung gusto mong i-share yung business mo to someone else. So maraming option po 'yan. Depende kung alin yung kaya mong i-budget. Pero tama na meron kang control. Dapat marunong kang control. Hindi ko na pinersa yan dahil nangyari din sa akin hanggang ngayon, hindi ko na tinuloy. Meron din akong $13 lang siguro. Ang problema, hindi niya ina-accept yung credit card ko. So yun, kahit gusto kong bayaran, hindi niya i-accept. Magano lang naman yung $13, nasa 5BD lang or 500 something lang na ganun. Pero no choice talaga kundi i-stop. Ang boosting talaga guys is napakaganda kung kaya nyo or marunong kayong mag-manage nito. Siguro hindi ko pa naman na nakakalimutan kung gawin ko ulit. Pero hindi ko na ipapagawa sa inyo since na lack of time, especially sa ating mga kasama na nagtitrabaho din sa bahay. Thank God dahil meron din silang time for us to do this business. Pero pagdating doon, talagang hassle, sa totoo lang. Kailangan meron kang concentration. Naka-concentrate ka kasi may mga setup yan. Kung hindi mo magagawa yan, singilin ka ng singilin ng Facebook kung aling site ang kinuha mo.
kasi business.com. Subukan nyo, business.com. Ayan, i-google nyo lang yon, and then nandoon yung mga proseso. Maganda rin, dahil dyan din ako nakakuha ng mga customers noon. Grabe, nag-boom ako. Hanggang ngayon, nag-like pa rin sila. Meron na naman akong 2,000 na tao doon. Nakikita ko, nag-notify sa akin yung email ko na yung mga tao si nandoon. Kaya lang, mix talaga. Mix. Nandoon yung nag-hi for loving, nag-hi for business, nag-hi for training, nag-hi for another attention. Mga ganong bagay. Mix. So, ngayon, ang kabuuan na nandoon na sa email ko, 6,000. Pero kahit isa, wala na akong babalikan. Kasi once na pupunta ka doon ulit, makukuha ulit yung intention, yung attention mo doon, which is kapag hindi mo talaga ituloy, masasayang yung panahon mo, masasayang yung oras mo na nagko-concentrate ka doon na walang value. Dapat nandito tayo for invaluable. Yung gagawin natin dapat may value po. Tama yun. So gawin lang, kung gusto niyong gawin, ituturo ko rin. Marunong naman ako dyan. Pero, no, may nag-i-incheck na. Okay, so ayan lang. Kung gusto nyong ituro ko, ituturo ko sa inyo. Pero I suggest na hindi ako magfo-focus, hindi tayo magfo-focus dyan. Bayaan nyo lang si Coach Delma kasi single nga siya. So nandoon yung mix na attention ang gagawin sa kanya. And for me is, I think you don't have to put the widow. Kasi yes, parang isda. Na kapag naglagay kayo ng isda doon sa bingwit, ay kakainin talaga. Yes or yes? Ayun. Doon sa bio mo. Bio po yon, correct? Doon sa bio, sa profile. Okay, good. Anything? Go. Napakaganda yung training natin. Ako din naman, Coach, naka-boosting din naman ako, kaya lang tinigil ko rin. Kagaya ni Coach, sinabi ni Coach Delma, hindi lang iisang gusto, kaya yon. Panay pa rin, marami pa rin nag... Pero pagkausapin mo naman, ayaw naman sumali. Gusto lang manligaw, gusto lang mag-hi, mix. Kasi ano eh, tapos pag gusto mo talagang mag-subscribe or gusto mo talagang sumali, yun nga, may ano siya, may price. Pero... napakaganda talaga. Kaya lang klinos ko na rin yung page ko na yun. Although marami pa rin nagla-likes. Kaya lang, yun nga. Hindi ka naman makakuha kasi iba naman yung intention ng iba. Yes. At saka hindi lang pala kapag i-delete mo, hindi na ma-i-delete. Okay na, Coach. Hindi na ma-delete. Alam mo, sa totoo lang. Kaya gumawa ako ulit ng bago. Akala ko ma-delete ko yun. Kasi hindi naman i-accept talaga yung card. Kasi magbabayad ka dyan is Visa card. Or Visa card or anong tawag doon yung doon sa isa, debit kasi card kasi pag nagbabayad ka. Pwede na po ngayon code sa sa PayPal at saka sa GCash. Hindi po ina-accept dito sa ibang bansa, Coach. Credit card lang. Credit card or debit card. Tinatry ko rin sa akin, kaya lang ayaw nang tanggapin. Kasi mas maganda kasi yung pag nagbabayad ka, mapili mo kung saan kategory ang gugustuhin mo pag nakabayad ka. Pero pag pag hindi kasi, lahat na lang, kasi open yun open account. Lahat, open page, lahat gusto mag-like, gusto mag-inquire. Kung minsan pumapasok po doon ang Bitcoin or kahit ano. Pero pag meron kang a certain amount na inilagay doon, na kunwari, kagaya sinabi ni Coach Delma na 500 or 200, makakapili ka ng kategori kung saan mo ilalagay yung pera, yung pambayad mo. Mamili ka lang doon kung alin doon ang gusto mo. Message lang ba? So, maghahanap si Facebook ng mga tao na kakausapin mo. Ganon. Kung business naman, share the business, i-share naman ni Facebook yung business sa mga tao.
Ayun. Kasi nakalagay kailangan doon. Kailangan budgetan 10, mo 20, lang. Oh, budgetan 10. Mo lang. I-click mo lang yon. I-click mo lang yon. Hindi dapat i-click lahat. I-click mo lang yung preference mo kung alin doon ang desire mo. Kaya nga, 10, 20 per day, ganun. Pero yun nga, may corresponding amount na ibibigay. Maganda yan kung kaya nyo lahat. Diba, maganda. Diba tinuro ni, ano yung coach dyan, guys, sa atin? Hindi. Si Elmo. Hindi ko, sa ano natin, nung mabutong OKC natin. Tinuruan tayo ni coach dyan, guy. Tungkol sa boosting. Kaya ako nagkaroon ng ano. Oo yata. Ngayon kasi i-try nyo na ulit. Kasi bakit? Mahigpit po si Meta. Mahigpit ngayon. Alam nyo ba na hindi mahigpit ako maka-likes si kung... within 2 days? Naka-warning sa akin ni Facebook. Hindi ako pwedeng mag-likes. Tapos yun nga yung sinabi ko kanina na pag magpo-post ka ng pera, dapat hindi everyday. Okay lang na once a week. Or mas maganda is activity yung ipopost mo. Mas inaano niya. Kasi pag pera, warningan ka na talaga niya agad-agad. Kahit check eh. Ayaw niya. So doon. Siguro ang layunin lang naman ni Meta doon is maprotektahan ka. Siguro. Yun kasi yung ano, may standard para sa community. Which is, ikakaganda naman natin pa maprotektahan tayo sa mga scammers. Kasi ang mga scammers, magagaling ang mga yan. Sisilipan ka. Kapag alam niya na, ano, ay nako, money matters tayo, is sisilipin ka talaga. Alam niyo ba na palagi nilang ilang thousand, 20,000 ba, na gustong i-scam yata ang ating company? Alam nyo ba yon? Yes. Pero hindi sila never, never silang makapasok kasi magaling ang ating IT. Kaya, yes, kaya alam nyo kung ano yung nando doon sa ating DTC na yung notice na kailangan lang tayo mag-MCAS during there is a day lang, during the day. Para pagdating yung time na yon is i-close muna yung incasment na procedure. Ayan, to yes, avoid mapasok ang mga scammer. So, which is very good naman para sa ating lahat, sa ating mga ikakabuti. Yes, ano pa po? Maganda yan. Ano pa? Ano pa yung mga gusto nyong itanong about sa ano sa 5 in other fields or another fields kasi they are using these 5 fingers pero in business dito sa ating AIM Global Business System essential. Is 5 essential in networking. Yan. So in general sa iba't ibang klase ng business ay 5 fingers. Pero pareho lang, pero may pagkakaiba lang kung paano natin i-discuss or i-represent. Okay, what else? Any more question? Ako naman, coach, may follow-up ako about sa yung sinabi ni Coach Delma na para mabawasan daw yung objection. I think hindi natin kayong bawasan. Hindi natin, wala tayong karapatan na i-stop ang mga objection once na ma-object ang ating presentation. This is their right to say to us whatever they want to us from us. Therefore, the leader should have many, 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 as much as you can na isasagot. Sasagot. Ang natutunan ko kasi dito. Hindi ka na magaling na leader kung hindi mo sila masagot. And yun pa ang dahilan kung bakit hindi natin sila ma-close deal
Bakit hindi mo nasagot ang kanilang mga objection? Clear? Maganda? Yes po. Anyway, after this presentation, yung mga tanungan, gagawa tayo ng paano or how to handle objection exercise. Okay, marami next. Ako dito. Crosses of objection. Maya na yan, hindi namin makita. Maya. Ay, wala, maya. Hindi ko nang ipapakita. Tapos, another clarification ko lang sa presentation ng Coach Delma. Kasi napakaganda yung presentation niya talaga. Appreciated. Coach Delma, sabi mo kanina na doon sa about sa presentation, na minsan yung about sa presentation sa pinakita mo, yung one-on-one. Diba mostly pag nag one-on-one ka, diba masakit yung objection, masakit yung rejection pag na, it's about to close the deal. Tapos pag about to close the deal, tapos sasabihin niya na, ay, ang ganda yung ano mo, ino-offer mo, kaya lang wala akong pera. So, sabi mo kanina, manage our emotion. Yes. Diba? Uh-huh. So, pabigay naman ng more tips para makontrol yung emotion ng bawat isa sa atin. Sa mga kaparehas ko na laging nare-reject. Pero okay, isa lang yung nasa isip ko. So, yung question is magbigay ng... Actually, hindi siya tanong. Tips. Yes, kung paano i-handle ang rejection. Emotion codes. Kasi minsan yung rejection, kung hindi mo siya kakilala, okay, magaling lang siya. Okay, how to handle your emotion. Okay, go. So, yun. Yung pag-handle ng emotion, kung kunyari, yung kagayang nung example ko kanina, kaibigan mo yung pinresentan mo ng business, tapos siyempre, sasabihin niya sa'yo, puro... Kasi, di ba, ang kaibigan mo is kilalang kilala ka niya. Tama? So, kilalang kilala ka niya kung anong meron sa'yo, kung sino ka. Lalo pagka iyan is na i-invite mo sa bahay mo. Kilala ka niya. Oo. Hindi, so, ngayon... Paano mo i-control yung emotion mo? Since na sabi ni Coach Tessy na paano yung feelings mo na one-on-one, which is this is one of a way of giving your the opportunity. This is the business presentation, table presentation, online presentation, Zoom presentation. Ayun po yung mga magkakaiba na klase pagdating sa pag-share ng opportunity. Now, the question is, pagdating sa one-on-one, na masakit sabi niya, masakit yung na-reject ka. So, paano mo i-maintain to control your emotion on the spot? Yes, coach, ganito po yung ginagawa ko. Kung kagaya ng anong sinasabi ko kanina na kaibigan ko yung pinasasali ko tapos ni-refuse niya ako, so sasabihin niya sa akin wala siyang pera or something na ganyan. So ang sasabihin ko sa kanya, ganito po. Since ngayon, hindi pa open yung mind mo, hindi pa open yung sarili mo para mag-join sa business na to. So ito lang yung mapapromise ko sa'yo. So, kailangan yung promise mo sa kanya is makita niya yung pag-boom ng grupo mo. So, yung papasok ka dun sa wokatok, kung ano yung sinabi mo, dapat gawin mo. So, i-handle mo yung sarili mo na hindi sasama yung loob mo. Kaya mo naman yan kasi train ka na sa business na to, tama? Yun, so, okay. So yung magandang sagot doon is yung as a leader, kailangan naka-prepared ka to become down, showing na hindi ka na-offend. Yun lang. And then change the way. Instead of talking about the business, kapag na-feel nyo
na they are very ano annoying, you have to change the way of ano your conversation para manatili yung good communication na hindi siya magagalit once na you are pursuing the business to him or to her. So ganun lang, calm down, smile and contact, eye contact and smile, that is the best, and then change the way. Again, you have to repeat and take note the form. Okay, so yun ang pang-ilihis mo siya. Ilihis mo muna siya. Ilihis mo muna siya. Sabihin mo, ah, o nga pala, nung lindol, kumusta naman po kayo? Mga ganon. Sa amin kasi, dun sa kapitbahay namin, naku po, tumataol yung mga aso kasi nanginginig yung bahay. Mga ganon, napasayahin nyo sila. Diba? Na nag-o-offer ka ng kasiyahan na mailihis lang yung usapan nyo. Kasi, they deserve na, they deserve your attention. Pero you are, as a leader, you have to change your conversation. Yun lang ang tanging gawin natin. Huwag i-insist muna yung business para huwag lalong magalit. And still, na upon follow-upping them, still you have to take their identification, the telephone number, even though na it's not about the business, but it's all about family. Ask them how they are, how is their past days, the families, kung ano yung mga nangyayari. Like yung itong lindol na ito, mga ipasok yung mga ganun. Kagaya niyan, lalo kapag napansin mo na malapit pala siya sa pumuputok na bulkan. Di ba? Mga ganun. Ay, kumusta naman pala kayo? Hindi kayo nadamay? Mga ganun. Basta something na ilihis mo lang muna. Huwag mo i-insist. So, yun yung paano natin i-co-control yung emotion natin. Kaya nga, control your emotion. Na even though na nanggigiliiti ka na ng galit sa tanong niya. Ganun muna siya. Control is still your emotion. As a leader, you have to be prepared yourself to be calm down as always. Tama? Yes. Palagpakan naman natin. So yung point doon is ilihis and smile. Eye contact and still. Kung meron kang kape, pakapihin mo. Huwag mo lang ibuhos sa kanya. Pakapihin mo lang siya muna. Find a way na they are going to become happy for you. Yun lang po. Kung mayaman ka, sabihin mo, gusto mo ba? Palwagan tayo. Gusto mo ba? Kita tayo sa isang restaurant. Sagot kita. Mga ganon. Diba? Okay, what else? Ay, natutuwa ako sa sagot. Diba? Yes! Napakaganda, hindi mo makuha ng magalit, hindi mo siya makita na magalit, kundi matutuwa pa sa'yo. And, yun ang tinatawag na building rapport. Gumawa na kayo ng good communication, friendly list, na magkaibigan na kayo hanggang makuha mo yung loob niya, hanggang ibalik mo sa kanya yung yung binabalak mo sa kanya, di ba? Once na claim niya yon, sabihin mo sa sarili mo, paarte-arte ka noon, gusto mo mo palang yumaman eto na, hindi ka na yun. Ganun lang talaga. Another coach. Isa pa.
Kasi more on experience kasi itong tinatanong ko na rin. Kasi yung friend ko, sabi ko na lang friend ko kasi sabi ko nga, di ba napakasakit yung rejection pag nanggaling sa kaibigan. Paano ngayon yung gagawin ko? Kasi yung friend ko na inoferan ko ng business, hindi lang niya ni-reject yung offer ko at parang lumayo na rin sa akin, hindi na rin niya ako pinapansin. Kasi sa business nga, ayaw niya yung business ko. So what I'm going to do with? Para sa akin, coach, sa ngayon, hayaan mo muna siya. Hayaan mo muna siya na, alam mo yun, pag lumalayo yung isang tao sa'yo, huwag mo nang habulin. Kasi nga, ayaw niya na. Habol mo sa aso. Oo, ayaw niya. So ngayon, pabayaan mo muna siya. So, kasi yan, may inaabangan ka lang niya. Inaabangan ka lang niya na makita yung result mo sa negosyo mo. Kasi nga, kaibigan mo siya. So, yun yung in short, meron siyang gustong makita sa iyo. Meron siyang gustong ma-prove sa iyo na yung ino-offer mo is mapapatunayan mo na talagang legit or totoo na magkakaresulta ka talaga. Yes. And isa pa is hayaan niyo lang sila. Hayaan niyo lang. Huwag niyo lang i-block, huwag niyo lang i-unfriend kasi may araw, someday, nababalikan kayo. Pag nakita ka na niya na marami ka nang na ipapakita na resulta, doon ka nababalikan. Itong tao na ito, ni ino-offer sa akin yan noon. Sayang. Oh, yun na. Nandoon na yung sayang. Kung kinagat ko sana yung kamay niya nung ipinapasubo niya, sana nabusog na ako ngayon. Oh, di ba? Anong ibig kong sabihin? Kapag i-grinab yung opportunity from that time, I am sure na in this time, they are belong already in this kind of ano? Business or achievements, di ba? And isa pa, hayaan nyo lang kasi siguro hindi pa sila ready. Yun na nga. Di ba? Sabi nga natin ay ang pagyaman ay paho-paho na ano to? Hindi pa unahan, panahonan lang. Oh, yes or yes? Yes po. At saka ito po, ipinoproseso ka. Ibig sabihin, unti-unti ka lang inihahanda para dun sa mas malaking ibibigay sa yung grupo. Yes! Tama? Kasi dapat naka-prepare ka muna eh. Kung saan, alam mo ba yung yung ginagawa sa atin ng network, yung para kang isang diamond na unti-unting pinapakintab. So, ganun po tayo. So, pag ready ka na maging diamond, yan, ibibigay na po talaga. Yun na yung time para sa'yo. So yun nga, babalikan ka na. Opo. Pero meron lang siyang gustong makita sa'yo. So ikaw naman, ipakita mo naman na lahat yung ginagawa mo ay may resulta. Or magkakaroon ka ng resulta as soon as possible. Para mapatunayan mo na yung ino-offer mo ay may mapapala. Napakaganda yung mga ganyan na emotion. Okay, what else? Anyone? Natawa naman iba ako sa... TGI Bernaldez. Bernaldez. Ay, bago. Magpinsan sila. Magpinsan. Ni Coach. Ah, tita niya. Tiyahin po ni Coach si Ronnel. Eh, bakit TGI? Niya. Ano ba yung TGI? Ano yan, TGI Friday? Yes, Coach. Ano po yan? Pangalan Team. Po yan ng team dito ng mga leader ko dito sa Pilipinas. Ano po ibig sabihin ng TGI? Ayan. Coach Ronnel, pakisagot po. Ano daw pong ibig sabihin ng TGI? Eh, pangalan ko yan eh. PSC. Ano po yan? Alliance po namin. Team Generals International po. Oh. Under po kami ng Ultimax. Ah, kaya sabi ko nga yung presentation, napansin ko eh, galing sa akala nyo, hindi ko alam. Ayun, alam ko, kasi nag-guess ako dyan.
Yes, coach. So, under po kami ni Saro. Ah, okay. Kaya pala. Yes. Oo, nag-guess ako dyan minsan, pero ayaw ko nang palaging nag-guess kasi napapaiyak ako. Ayaw huli kayo, huli. Dyan po talaga, yung emotion mo talaga patitigasin niya ni Saro Saldua. Alam niyo ba na ako rin ang guest noong ano, guest and sharer noong graduation ng ano top 2. Hindi ng ano top class, I mean, hindi ko ini-expect 'yon na ako ang nag-iisang international na kuha. Diyos ko, hindi ko talaga mapigilan ang iyak ko talaga. Alam niyo yung nandoon na nandoon na lahat-lahat. Nawinaga, asip po hanggang ano na. Kaya hindi mo talaga mapigilan. Hindi mo mapigilan. Nandoon na yung tuwa, nandoon na yung mga sadness from the previous na pinagdaanan, ups and downs, struggles, lahat-lahat na nagkabuklod-buklod na. Kaya hindi na nila ako mapigilan talaga kasi sorry sila kasi talaga hindi ko mapigilan yung ano ko, yung iyak ko. Ganun naman sa UK. Ay, sabi ko wag na, ayaw ko na. Ayaw ko na kapag nagsasabi na sila sa akin. Sabihin ko, busy ako. Mag-share ka lang ng deepest why mo na talagang tagos sa puso mo, umiiyak ka na. Yes, yung galing sa puso mo kasi talagang na-feel mo talaga yung ano yung mga pinagdaanan mo hanggang sa nakikita mo yung resulta. Yun ang mga iiyakan mo talaga. Hindi ko akalain na ganun. Akala ko arte-arte lang yung mga umiiyak noon. Naku, yun lang pala, pati pala ako, maarte na rin. Ay, kakainis. Mag-sishel din tayo, ma'am. Sishel. Oo, mag-sishel din tayo one day. Ginagawa din namin. Meron akong hindi, dati ginagawa namin yung Zizel. Ang ginagawa namin yan every Friday is easy talk. Then OVI talk. Ayun, ngayon natok-tok, nawala na. Kasi handami na. Oo. Pero napag-isipan ko na ibalik po natin 'yon once a week or twice a month para ano, makapagsalita tayong lahat. Na i-share natin ng bawat isa yung mga ano natin na pag-alaman na ganito pala ang business na yan, ganyan, ito yung resulta ko, ganun. So ito yung mga preparation na ginagawa ko. Ang dami kong ano i-prepare. And hindi lang magtanungan kayo, yung preparation ko nawala naman to, tama yun? Okay. Hindi, bigyan ko lang kayo ng clue kasi alam mo nyo itong mga papel dito sa desk ko. Ayan, dami. Okay. And then, pag-uusapan po natin ng why do you need this business? I-discuss ko ito. And then, gagawa tayo ng OVI talk or easy talk. Okay? Ayan po. And, Meron akong surprise sa inyo. Secret muna 'yon. Pagdating ng recognition, kaya galingan niyo lang guys. Ito is lahat ng ating ginagawa is na-appreciate, hindi po nababaliwala. Okay, meron pa ba? Host Ronnel, meron pa bang magtanong? Wala na? Okay. Wala na po, coach. Okay. Wala na daw. Wala na. Okay, ako naman. Magtatanong. Ako ang magtatanong. Maghanda. Ano ang tawag na, di ba sabi mo, Coach Delma? Ang prospecting ay dapat yung mga pictures ng mga like pinagpadalhan ng emulier or nagpadala ka ng product somewhere in the world. Ano ba ang tawag mo doon? Para sa akin po, coach, ano, nag-a-attract po siya ng attention lalo doon sa mga na-presentan mo na
yung ginagawa mong pagpo-post ng pinadala mong produkto or ng package or pag-accept ng pera galing doon sa nagpadala sa iyo na kinuha mo siya sa Embilolier o sa Palawan, is ipinakikita mo sa kanya na ito yung mga activity na ginagawa mo, na pag once na siya din ay nagpadala, ganun din po yung mangyayari sa kanya, na ipapadala mo rin po sa kanya yung produktong binili niya. Ang tawag natin doon ay attraction marketing. Attraction po. Proof of transactions. Proof of transaction. Itlog na naman kayo. Nakuha po. Thank you, coach. Sinabi mo ng sagot. Okay. Yung dun sa sabi mo, I'm not sure kung from where, sa prospecting or inviting. Kailangan daw maghanap ng kalahi mo. Ano ang tawag natin doon? Siyempre, kapag hindi natin kalahi, kapag nasa ibang bansa, English, Inglesera, Inglesero, ay ikaw ay Pilipino, Tagalog, Ilocano, Ibanag. Ang hirap, di ba? Ang hirap. Ano ang tawag natin doon? Commonalities. Kailangan hanapin ang niche or commonalities. Pero meron kayong in common. Ayan, para magkaroon kayo ng mas magandang usapan, ang tawag po natin is your find a niche or commonalities. Kalingguahe mo para mas mabilis ang pag-share ng opportunity. Okay. Pagdating doon sa inviting, kapag ikaw ay bago pa lang, ano ang hahanapin mo? Mag-search ang mga bago. Ano ang gagamitin mo? Ano ba yung ABC? Nakamute ka, Coach Delma. ABC rules. Advisor po, yung ano, pinaka-apply, no, yung taong ipapakilala mo sa kanya na nagkakaroon na ng result dito sa business natin. Tapos yung bridge, ikaw na mismo nag-invite. Tapos yung client na ini-invite sa business. Bakit nga ba na kailangan mo na bridge ang mga advisor? So, kailangan pong mapa-advise natin siya dahil ikaw na bago, wala ka pa pong mapapakitang result doon sa client mo. So kailangan ang maipapakilala sa kanya is yung taong nagka-resulta na pupwedeng parehas din po ng trabaho dati. Pupwedeng OFW yung taong pinakilala mo sa kanya, yung advisor, tapos OFW din po siya. Tapos same pa sila ng trabaho. Kunyari sa ibang bansa, ang trabaho niya is sa oil companies. Tapos yung ini-invite mo, oil companies din siya nagtatrabaho. So mag-meet po yung kanilang tawag dito, mag-meet sila ng parehong interest kasi parehas po sila ng parehas po yung advisor, parehas po na nanggaling din doon. Anong tawag natin doon? Trabaho na kagaya ng sa client. So ayun. Anong tawag po natin doon? May common po sila. Authority. Okay. Kaya natin ginagamitan ng advisor ang mga bagong kliyente, and ikaw naman na bridge, makinig ka dahil ikaw na ang susunod na gagawa ang mga iyon. Magsulat kapag hindi pa natin alam, dahil sila muna ang mga advisor ang may authority, dahil sila ang may resulta.
may authority sila na makapag suggest, makapag-advise. So ikaw naman na breeds, kailangan po. Sino nga ba yung breeds? Ako po, yung bago na nag-invite ng kliyente. So ikaw yung nag-sponsor. Okay, ikaw yung applying or sponsor. So yung client, yung bagong leader. So ano ang trabaho naman ngayon ng bridge? Ang trabaho po ng bridge, pag nakuha niya na yung commitment ng tao, mapa-neko siya. So new importance yung meeting oriented. Ama! Okay, ang gagawin mo muna, pakinggan mo kung anong ginawa ng advisor. Number two, kailangan mo nang mag-follow up ng kanyang, depende kung ano yung usapan nyo. Okay, so pagdating doon sa closing, after the presentation, may closing ka ba kanina? Yes, coach. Okay, closing after the presentation. After the presentation, paano natin, okay, ulitin ko, pagkatapos mo nag-present or after the presentation, ika nga, ano yung next movement na tatanungin sa kliyente or sa prospect na in-invite? Ganito po, coach. Kailan mo planong mag-purchase or bumili ng product or package. Ng account mo o ng package mo. So kailan okay. Makuha mo yung kung kailan. Okay, mali ha, mali. 'Di ba sabi mo kanina, Coach Delma, huwag natin silang biglain, 'di ba? Sinabi mo. Huwag natin bibiglain, which is tama yung sinabi mo kanina. Huwag natin bibiglahin. After the presentation, kailangan po nating tanungin kung meron ba silang objection, meron ba silang gustong itanong, nagustuhan ba ang aking, nagustuhan niyo po ba, ma'am, sir, ang aking presentation? Ganun po ha, muna. Huwag yung dali-dalian na ilang package. Kailan ka magpa-member? Mali po 'yun na motive. Okay, motivation, mali po 'yun, 'di ba? Kayo na mismo nagsabi na 'wag nating bibiglaing, which is I'm very excited when I heard that presentation kanina. Pero ito na 'yung sinasabi ko na upon presentation magkaiba from the actual. So, by the way, parang nag-a-actual tayo ngayon. After the presentation, di ba, inuulit natin. Ang number one, tatanungin natin kung ano ang objection nila sa inyong presentation. Kapag pag may objection or nag-object sila, ano nga ba yung kasabihan na pag sinabi natin object? Diba nagtatanong sila, ino-object ka, ini-stop ka from presentation or ini-stop ka from delivering your presentation. So ibig sabihin meron silang something na itanong sa iyo. Okay, ano ang sagot mo doon, Coach Delma? Dapat nagte-take note yung mga iba ha. May Q&A po tayo dito. Napaka ito ay mga ito is the good way kung paano ma'am prospect. So kung ang tanong po nila sa akin ganito po, kasi yun yung madalas ang tanong nila pagka may mga tanong po sila eh. Ang madalas ang tanong, magkano na ang kinikita mo? So yun, tinatanong po talaga yan ng kliyente. Yes. Ano, lalo sa face-to-face presentation. So, yun yung assurance. Assurance yes, nila yun na ikaw talaga ay kumikita. So, okay. Kapag tinanong ka nyo, ano naman ang sagot nyo? Nung bago-bago pa lang po ako, ang isinasagot ko, ganito po.
Since ako ay kajo-join ko lang last week, so sa ngayon po, wala pa pong malaking kinikita ako. Kasi sa ganitong negosyo po, yun na yung in-explain ko sa kanila. Sa ganitong negosyo po, kailangan po muna nating aralin ang negosyo. Pag naaral na po natin ito, doon pa lang po unti-unti mo pumapasok yung income. Kasi habang inaaral mo po siya, kagaya ng ginawa ko sa'yo, in-invite kita. So ngayon, habang inaaral ko yung business, in-invite kita kasi gusto kong isabay ka sa paglaki ng network ko. Gusto kong isabay ka sa paglaki ng income ko. Yun po. So ibig sabihin, in short, sumasabay na yung mga kitaan once na you are doing great your business. Okay, so kapag yung question is, paano kapag sinabi na, pag sinabi niya na ano, sinabi niya na after yung presentation mo, pag sinabi niya na, or okay, wala siyang imik, wala siyang sinabi, pero makita mo yung mukha niya is parang nalulungkot, parang parang hindi masaya talaga. Makita niya na parang galit. Ano yung feelings niyo? Ano sa palagay niyo na nasa kanya? Ano yung isip niya? Bakit naging ganun siya? Mapansin niyo po 'yun. Kaya 'yun ito eye contact talaga. Para makita mo po, eye contact ang gagamitin natin. So, ano yung feelings nyo? Ano yung naramdaman nyo? Pag ganun po yung kinakausap mo, yung tipong parang nagpapakita na siya ng galit. Kasi syempre habang kinakausap mo siya is nakikita mo na yung emotion ng mukha. Oo, makikita mo talaga. Ang ginagawa ko po dati is medyo lumilihis ako doon sa business na pinipresent ko sa kanya. So bumabalik ako sa kanya na yung parang tatapikin mo siya sa braso. Kung nakaganyan man yan sa table, yung nakaganito siya, nakaharap sa'yo, magkaharap kasi kayo eh. So, itouch mo siya. So, yun. Hindi, okay. Ang magandang sagot is ganito. Kasi I'm referring after the presentation. Yes, that is also true. Pero ito, ang maganda. Ma'am, sir, meron ba kayong hindi nagustuhan sa presentation ko? Direct to the point. Para malaman mo, mapalabas mo kung ano yung motive niya. Yes or yes? Yes, coach. Tandaan po yung mga ganong klaseng senaryo. Kailangan po yon. Tanungin nyo. Ma'am, sir, yan, ulitin mo lang. Meron ka bang hindi nagustuhan sa sinabi ko? Oh, gagandahin mo pa kung meron another way of saying. Okay, ganun po. Para mapalabas mo kung ano yung gusto niyang palabasin. Ibig sabihin, ano yung gusto niyang tanungin. Kasi once na hindi ka nagtatanong sa client, wala rin siyang sasabihin. Hihintayin ka niya na ikaw ang mag-talk-talk. So yun ang sasabihin po natin, unahan na natin once na nakita natin ang kanilang mukha na hindi happy. So yun lang, kahit saan doon. Sir, ma'am, meron ba kayong hindi nagustuhan sa aking presentation, sa prinesent ko? Mga ganong bagay. Ayun. Kapag sinabi niya, yes, gusto ko yung sinabi mo, gusto ko yung prinesent mo, pero wala akong pera. Ano ngayon ang sagot mo? Pag gano'n po yung sagot sa akin, gusto ko yung pinresent mo pero wala akong pera. So, pumapasok po kami dun sa planning. So, anong klaseng planning? Ganito po, coach. Okay lang ba sa'yo kung tanungin ko kung magkano yung sinasahod mo sa trabaho mo? Pag sinabi niyang oo, So ngayon, di sasabihin niya yung amount kung magkano yung sinasahod niya sa trabaho niya. Ngayon, ang sasabihin ko sa kanya, ganito. Kung merong
sa pagbabudget mo, kung may natitira ka diyang 1,000 or 500, gusto mo, ipagkatiwala mo sa akin yan or ipunin mo siya. Hanggang sa umabot dun sa amount na yon. Pero may another option pa akong sinasabi. Kung ayaw niya ng ganun, gusto niya talagang mag-join at on the spot or kunyari mag-join kinabukasan after how many days or 3 days, ganyan. So, ang ina-advise ko po before is kung meron kang mahihiraman ng pera or kung alam mo, kung dati ka nang nagle-lending, di ba, sa mga empleyado dito sa Pilipinas, uso yung nagsasangla ng ATM. So, yun po yung ginagawa kong way para sila mapajoin. Kung ikaw, nagle-lending ka na ngayon, bakit hindi mo yan ulit isangla yung ATM mo sa halagang ganito kalaki para makapag-join ka bukas? So, ano yung mas magandang way kung paano i-express yung feelings na ganyan? Without confrontation na talaga yung ginawa nyo, eh. Confrontation na you are talagang fino-force mo na siya. Talagang tinuturuan mo na siya talaga. Ano ang another way? Sige nga. si coach. Another way challenging, po yung... Di ba? Challenging? Challenging ito. Another way po yung ano, tawag dito, yung bibigyan ko siya ng ano, ng planning. Kunyari, parang ganun din, pumapasok pa rin yung pinupush ko dun siya tools. Eh. Pero ganito na lang. Pagdating nyo doon sa kadulo-dulo, ay okay, ito, short way lang. Short lang. Ano lang ang isasagot natin sa kadami ng kanyang tinanong? It's example lang. Ganito lang. Alam mo ba, ma'am, sir? Oh, nakikinig ba kayo? Ah, natutulog na. Paki-open nga ang mga camera. Parang hindi tayo nakikinig ba? Wala. I-question ko ito, ha? Sige. Okay, ganito. Short lang na isagot. Alam mo ba, ma'am, sir, ang mga nagka-resulta dito, mga nagmilyonaryo, ay ginawan lang din naman ng paraan? Oh, yes or yes? Pag yun ang sinabi yes, nyo, gagawa, bahala na siya kung anong gagawin niya. Basta binigyan mo siya ng ultimatum na tips. Tayo, guys, na mga leaders na nag-o-offer ng negosyo or opportunity or business ay nagbibigay po ng tips kung ano yung tragic na the best para sa kanila. Huwag mo silang diktahan. Sabihin nyo lang, bigyan nyo lang sila ng clue. Alam na nila whatever it takes, kung ano man ang kanilang gustong gawin, kahit pa ibenta nila yung asawa nila na hindi na pakikinabangan ngayon, bahala na sila. Ibenta talaga, coach. Basta nasabi nyo na, ayun, di ba? Open-minded. Kung talagang open-minded, hanapin nila kung ano ang isasagot nila doon sa sinabi mo na, ma'am, sir, di ba? Si Joseph Lim, nung nagpa-member siya, nagbenta ng baka. Ngayon, sa nagmilyonaryo na siya, ilang baka ang inaalagaan niya? Di ba? Maganon, guys, ang gagawin po natin. Okay, so yun po yung isang technique po after the presentation. Closing deal. Kapag sinabi ng kliyente mo na, "Hay, gusto kong sumali diyan, pero pwede ba next month?" Okay, what can you say? Nakamute ka, coach. Pag sinabi po niya next month, kagaya po nung napresentan ko last month, so kinukuha ko po yung date. Kung kailan yung exact date na magpapadala siya ng pera. Kasi sinabi niya next month. So ano pong date sa next month? Kung August po yan, mula
1 hanggang 30 po, meron po tayong date dyan. Saan po doon? Mas convenient para sa'yo na makapagpadala ng pera para po makapag-purchase ka ng package mo. No. Huwag natin banggitin kung kailan siya makapagpadala ng pera. Okay. Ang magandang isagot is, ma'am, sabi niyo next month, anong araw sa next month? Number one, tanungin yung araw. Anong araw next month? Kapag sinabing Monday, okay. Anong Monday? First week, second week, third week. Number two, kapag sinabing second week, anong date sa second week? Be specific, guys, para mas malinaw. Tama? Pag na-deal nyo na yung araw, the date, and the week kung kailan, ayan. And the last one is, what time? Ayun. So kapag naibigay na yung timings, kung kailan kayo mag-uusap, tatawagan po siya. Okay. Kapag sinabing alas 4 ng hapon, tatawagan mo ba siya ng alas 4 ng hapon? Yes po, coach. Kasi yun yung sinabi niyang time. Yes, very good. Kailangan po na kung ano yung napag-usapan ninyo, deal is deal. Para hindi reason na sinabi niya, ang deal natin mag-usap ng alas 4. Bakit anong oras ka na tumawag? So nagbago na siguro, magagano, di ba? Nagbago ng aking isipan. Nasabi ko na sa asawa ko na may kakausapin ako ngayong alas 4. So doon na ako mag-decide kung magpapa-member ako ng isa or dalawa o tatlong package. Pero since na-late kayong tumawag sa kanya, maniniwala ba kayo na kung ayaw niya is nagbago, isang dahilan na nakapagbago sa kanyang decision in this 4 p.m.? Yes, coach. Pwede. Kaya anong gagawin natin? Filipino time or on time? On time, all the time. All time, all the time. Palakpakan naman natin. Ayun. Okay po, ganun po ha. Huwag diretso na. And isa pa na pag-closing. May mga kliyente na hindi nagsasalita pagdating sa closing level or stage. Ano sa palagay nyo? Hindi siya nag-iimik pero masaya. Ano yung nafe-feel nyo naman in this case? Ano sa palagay nyo? Ano yung nasa kanya? May mga pinaplano na po siya. May mga tumatakbo na sa utak niya na may plano po siya na hindi lang isang account yung kukunin niya. Kung ganun po, maaliwalas yung mukha niya, masaya siya. So ibig sabihin nun, may mga pinaplano siya na hindi lang pa niya sinasabi sa iyo personally. Kasi ayaw pero niya. Nagplaplano na. Opo. Yes, tama. Na nasa isip na niya na, nako, ilang packages kayang bibilin ko? Sabi niya 15 accounts perfect white. Ay, perfect white. Hey, perfect structure. Ha? Ayun, di ba? Napakaganda. So yun, pumapasok sa kanilang isipan. Yung mga ganon. Kung ano yung nababasa mo sa kanila, alam mo na kasi na-experience mo din yon, di ba? Yes, totoo po yan. Totoo po yan. Pagdating sa follow-uping, kapag meron tayong hindi na-close deal kaagad after the presentation, di ba? May mga time na hindi natin na-close kaagad-agad after the presentation. Meron naman tayong na-close agad-agad. Yun ang mga priceless or non-effort talaga, effortless. Pero yung mga iba, nagpapa-cute, nagpapaganda na hindi naman maganda. Oh, joke lang. Anong ibig kong sabihin? Nag-iisip. So anong gagawin natin? Pagdating sa follow-uping, anong gagawin po natin sa kanila? Ganito po kasi yung ginagawa ko. Ano muna, babatiin ko muna kung umaga, batiin ko muna siya ng good morning. Yun, parang
na nare-remind na sa kanya na ito yung kausap ko, tapos kakamustahin ko siya. So minsan sa ganong pagkamusta, naaalala niya na ay meron mga pala tayong usapan. So yun, nare-remind siya na bukas na nga pala yung ano ko, pagpapadala ko ng ano ko, ng pang-purchase ko. Minsan siya na mismo yung nagsasabi na o bukas po ipapadala ko na po. So may mga kapag ganun siya po. Siya mismo nagsabi, nag-decide na. Opo, may mga ganun pong case. Pwede rin. May mga ganun din. Opo. Okay, ano pa? Once na na-sponsoran nyo na, ano ang ibibigay nyong task? Ano po? Yung... Ano yung pag na-confirm nyo na yung dealan yung pagpapadala, so ano ang gagawin nyo na next? Pag napag-usapan na namin yun, so, syempre, pag sinabi niyang bukas, kung anong oras, yun, kailangan, sinasabi ko sa kanya, screenshot mo yung resibo mo, tapos isend mo sa akin, para alam ko na maipadala mo na. Pagdating sa bayaran. Okay, so yung tanong, pagkatapos nun, na napag-usapan nyo na sa bayaran, ano po ang next na sasabihin nyo sa kanya? So it after ko na-receive ko na yung payment mo, so sa chat box na po yun. Hindi, before na yung receiving the money, kasi nakadipag-deal na kayo, natapos na. It's a matter of a time na lang when or where to send the money. I-welcome po natin. Congratulations, yes, ma'am, sir. Yes, i-welcome, sabi ni Coach MJ. Tama. Don't forget na every time na they decided to join you, let's welcome them. Okay po, wag nating kakalimutan na congratulations, ma'am, sir. Welcome to OVI 3.0. Or welcome to empowered consumerism ko pag-isiver. So yun po ha. Huwag kakalimutan na i-welcome. And then next is pag-aralan ng about the company na, kung sino may-ari, lahat na po, sino yung mga management, mga ganun. And then, echo po ang ibibigay sa kanya, and then yung echo kapag presentahan ulit. Inuulit natin yan, it's not only pagdating ng presentation, pag ini-invite natin. Again, lalo na may dalawang klase ng attitude ng tao. Minsan kapag may sakit, ang gusto niya lang about product. Number two, kapag gusto niyang yumaman lang, pera lang ang gusto niya, presentahan lang ng empowered consumer, empowered financial. Tama? Yes, coach. Okay, so yun po, tandaan lang yung mga technique na iyon, and then yung NECO. It's all about yung mga bagong distributor para maprotektahan sila sa mga hindi inaasahan or mga unexpected like fear, doubts. Yan, sasabihin po natin. So, meron din tayong training dyan na ano yung mga kauna-unahan or ano yung mga dapat matutunan ng bagong leader. Okay. And then pagdating doon sa bio, sabi nyo, pagdating doon sa bio nyo, sa pag-show nyo ng mga proof of transactions, mga activities, yes, this is right, okay? Maa-attract. Pero yung ano, yung status of like married or singleness or widow, I think it's better you don't have to put it anymore para iwas yung mga magmamahal sa'yo, which is you don't like to get married anymore. Tama? So yan. So instead of ilagay yon, ilagay na lang na I am one of the powerful leader. Yes, I am a global ambassador. Yes, and I am your future
upline. Yes or yes? Palakpakan naman natin. Yun po ang ilagay nyo. I am your future upline. By the way, meron pagdating bukas ng umaga. Okay, lahat po ng ipos natin pakisulat. Ano ba yung ano, isusulat natin bukas pagdating instead of good morning, I am a, sino nakakatanda? Tinuro ko ito noon. Coach Gemma. Coach Ceci. Si Coach MJ, I am healthy. Yeah, we know that you are healthy. Joke I lang. Paano naman yun? Nakalimutan ko na rin. Coach Gemma. Easy. Wala na. Nakalimutan na. Coach Michelle? Wala na ano, rin. I am courageous. Mm-hmm. I am blessed. I am, yun, nakalimutan din. I am an OPI consultant. Or I am an easy consultant. Okay po? Or I am easy, I am a problem solver. I am an OPI solver. Yan. Ibig sabihin, nagpapahiwatig na ikaw ay isang matalino, masipag, matyaga, very committed na leader. So, mamili kayo doon. So, beginning tomorrow. Let's start tomorrow, ha? Okay. Wala na. Nahulog na yung mga iba. Naging 16 na lang tayo. Sige. Okay. May natutunan ba tayo? Worth it ba yung mga topics natin na pagka-revise ng ating presentation? Or you don't have to do this next time? Hindi na natin gagawin ba yung mga ganito? Para hindi tayo maka-consume ng more times? Anong gusto nyo? Super worth it. Yes. Okay. So, ayan. Asan ang ating host? Back to you, host. Let's, closing. Yeah, closing prayer po. Bago tayo mag-picturean. Yes. Thank you so much po kay Upline Janet. Ayan, kay Coach Delma at kay Coach Delma po. Ayan, magpo-proceed na po tayo para sa ating closing prayers. Tinatawagan ko po si Coach Arsenia Malahus. Wala na. Nalihis. Coach Arsenia. Calling the attention of Coach Arsenia. I think she's not available. So could you ask someone else to substitute? Coach Ronnel. Okay po, para sa ating closing prayers, magse-select na lang po tayo sa mga willing po. Okay, tinatawagan ko po para sa ating closing prayers si Upline Ella from Taiwan. Surprise. Yes, kung mga may mga ganito, dapat nakareditin din po tayo. Ano? Okay, Coach Ella. Okay, so sa ating opening prayer, surprise. Closing play. Okay, so bow our head for our closing prayer. So, Panginoon namin Diyos, so kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at
Natapos na po yung aming presentation about five fingers. So, nawa Panginoon ang lahat ng aming narinig. O aming narinig ay ang aming narinig ay aming nasa sa puso at aming sasagaw. Hiniling din po namin, Panginoon, na gabayan mo ang bawat isa sa amin sa pangsamantala namin paghiwa-hiwalay. Ay i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Ang lahat po ng ito ay amin dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Gusto niyo bang mag-shout out bago ko i-close yung recording? Yan, pwede ba nating palakpakan ng milyon-milyong palakpak para sa speaker ngayon at syempre ang kanyang host. Yan, si ang ating speaker, si Coach Delma Constantino ng Pilipinas. Global Ambassador na po siya. Congratulations. And si Ronnel na dating security guard. Ngayon, security guard na dito sa Empowered Consumerism. Ayan, di ba? Ayan, so para sa inyong lahat, pinapalakpakan ko at maraming salamat sa pagpa-unlock sa ating mga trainings na almost every day. Wala lang tayong agenda ng Fridays and Sunday para magkaroon naman tayo ng pahinga. And congratulations sa mga previous na nakapag-submit ng mga assignments. And okay, so wala na yung assignment. Sabi ko kanina, alas 4 lang. Okay, so ito, umabol na kayo. Umabol na kayo. Ayan. Lahat po na nandito sa ating, sa loob ng webinar, congratulations and God bless each and every one of us, guys. Just keep going. Kayang-kaya natin ito. Huwag lang tayong maghinayang ng oras. Huwag po tayong panghinaan ng loob. Okay po. So yan, palakpakan naman natin ang ating mga sarili. Yan, thank you. So, thank you din. And this is your coach, your technical support. Coach Janet. Thank you, coach. Thank you all. God bless, coach.